Okay. Ano pa pong ano? Ano pa pong mga polisiya? Apo. Yan sabihin ko po yung Rooming In and Breastfeeding Act ng yung Republic 8-7600. Ito naman okay. Po yung mag-aano sa mga health facilities or mga hospital na mag-rooming in. As much as possible, huwag nang gumamit ng nursery. Okay. Yung magkasama na yung nanay at baby, pagkapanganak lamang. Okay. Marami pa yata ang hospital maski dito sa Metro Manila na meron pang inihiwalay pa kaagad yung baby. No? Maglabas direto sa nursery. Oo, pag inihiwalay kasi, hindi siya makakapadede. Oo. Tapos, pag bagong panganak, talagang gusto yung comfort ng nanay. Tama. Ano pa po? Yung meron po tayo ma'am yung Republic Act 10028 of 2009. Okay. Ito yata yung pinakabago. Ito yung Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Ito po yung ang kabuuan po nito yung kumbaga mas isulong na yung breastfeeding parang tawag doon yung mas i-promote na natin sa pamamagitan lalong-lalo na yung sa mga magulang na ay nanay na nagtatrabaho po. Okay. Ito yung pagsulong ng pagkakaroon o pag-establish ng lactation station sa mga workplaces. Okay. Pagbibigay ng breastfeeding breaks sa mga nanay na so ito yung tumutugon dun sa second reason kung bakit tumitigil magpasulong sa mga nanay kasi papasok babalik ulit sa trabaho. So yung batas na to will provide them the opportunity to continue pagpatuloy ang pagpapasuso kahit na nagtatrabaho. Kaya nung minukwento kanina ni ano yung nag-expression ng milk habang nasa opisina. Tapos meron sila ng lactation breaks or may lugar at saka meron ng sige, describe mo yung ano lactation stations para sa ating mga tatapakin. Preferably po tayo po ay mag-establish para sa ating mga empleyado po ng breastfeeding station or lactation station ay meron po itong lavatory na pwede tayo maghugas ng kamay or may malapit na lugar kung saan pwede maghugas ng kamay. May upuan para sa mga nanay na magpa-breast feed kung dala nila ang baby nila or mag-express ng milk. Okay? Meron pong kung gumagamit man yung nanay ng electric breast pump, may saksakan. Okay? At dapat po may ref or any cooling facility para doon iimbak ng nanay yung gatas habang nasa trabaho pa siya bago niya ito balita ko lang pati na rin sa information ni Ms. Kate kasi nung July 1 ako nasa Cebu tapos doon sa Cebu meron kaming ni-launch kasi doon ang Nutrisyon Month at dahil na rin sa sipag nung aming ng ating regional nutrition program coordinator ng regional nutrition committee sa Cebu si Dr. Paragita Nutrisyon yung Mandawi Chamber of Commerce and Industry representing 221 companies yun ha mga pribado at saka ang Mandawi City Government at ang National Nutrition Council nagmowa kami para establish nga nila makonvince ng ating yung si Mr. Eric Nang Mendoza ang president ng Mandawi Chamber of Commerce and Industry sila ay tutulong mag-push na ma-establish ang mga lactation room sa lahat ng mga members ng Mandawi tapos sabi nga ni Ms. Letlet Mission bago magtapos ang July ay to try natin na magkaroon din ng ano sa Cebu Chamber of Commerce and Industry naman. Oh, 'di ba? Tugon na 'yan sa RA 10028. Sana po lahat gumaya. Kami rin dito maghalap ng lugar. Tama. Kasi ito ay mga misses din kami dito. Oh, Rod, meron tayo ng text question question ulit from our caller and listener si Ms. Lani Luciano, Pangasinan. Ano po ba yung latching? Madalas ko pong naririnig sa mga seminar sa center yung term na latching. Okay. Yung latching po or sinabing paghakab no ng baby. Naririnig to ito yung pagtamang pagkuha ni baby dun sa breast ni mommy dun sa kanyang mouth. Mm-hmm. So, napaka-importante po yung latch. Yung paghakab ni baby sa breast ni mommy kasi dito nakasalala yung pagkuha ni baby ng gatas o yung milk ni mommy sa kanyang breast. Dapat kasi, Rod, hindi lang yung tip ng dede or yung utong or yung nipple, hindi lang dun dapat nakapasok ang bibig ng baby. Dapat yung buo na pati paligid nung
nung nipple, yung tinatawag nating areola, dapat makuha yan. Kasi doon lumalabas yung mga mga milk. Hindi lang pala sa nipple. So, lani ah. Lani. Yun, kailangan i-position mo yung baby mo, di ba? Tuloy mo, Ma'am Kate. Yes, position yung baby. Kailangan i-position yung baby na nakaharap sa'yo, no? Yan yung sinasabi nilang mommy to baby or yung tummy to tummy. Magkaharap kayo. At doon kasi pag maganda yung position ni baby, mas maganda yung paghakab niya o yung paglatch sa yung breast. Yun nga po, gusto kong ulitin yung sinabi ni ma'am, no? Hindi lang yung nipple or yung utong, makuha niya yung part ng breast. Kaya po tinawag natin itong breastfeeding at hindi nipple feeding po. No? Tama, okay. Opo. Maganda pag nahakab niya yung part ng areola o yung maitim na part yun sa ilalim ng ating nipple dahil andun po yung reservoir o yung imbakan ng gatas para lumabas. Kasi kung kukunin lang ni baby yung nipple, talagang mahirapan siya dahil walang makukuha masyado. Konti lang. At saka masakit sa mami yun. Masakit. Yun yung masakit sa ano. Okay, thank you very much. So, at saka sa kay Miss Lani Luciano at saka kay Lorna Reyes, salamat sa taking time for sending in your questions. Sana naliwanagan kayo dun sa inyong mga tinanong, no? Mm-hmm. Okay, Rod, i-announce natin kasi konti na lang yung oras natin. Napakabilis kaya. Hindi ko na. Oo nga, pero hindi ko napansin. Napakaganda ng ating discussion. Ang dami pang nagtatanong, ang dami pang nagte-text. Oo nga, i-announce ko na po yung tatlong nagbigay ng tamang sagot sa ating text question. At maniwala ka o hindi, Mr. Rod, mister na naman ang ating nanalo. Dalawa out of three. Unahin natin ang Miss Ladies first. Si Christine Polanco ng San Jose del Monte, Bulacan at ang kanyang sagot ay tama, sapat at eksklusibo. Pangalawa ay si Wilfredo Antonio ng San Mateo, Rizal. Tama, sapat at eksklusibo. At ang pangatlo nating winner ay si Joseph Cruz, San Fernando City ng La Union. Tama, sapat at eksklusibo. Congratulations sa inyong tatlo. At sa mga hindi naman po nanalo, meron pa po tayong susunod na Sabado. Correct. At malay nyo, baka kayo naman ang manalo dun sa free cellphone load natin. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Oo. Better luck next time. Baka correct. Sa Sabado, kayo na ang magiging winner. Anyway, thank you very much sa ating bisita ngayong hapon na si Miss Kate Demetrio, Nutrition Officer 2 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council na nagpaliwanag po sa kahalagahan ng pagsusulong ng breastfeeding. Tama, sapat, at eksklusibo. Ma'am, your parting words po. Gusto ko lang po sabihin, gawin nating check ang breastfeeding po, no? Suportahan natin ito, pangalagaan at isulong. Maging breastfeeding check partner po sa mga gustong tumulong na isulong itong ating advokasya sa breastfeeding o sa pagpapasuso. Okay, maraming salamat Miss Kate sa iyong pag-share ng kaalaman, oras, at personal na experience. Tiyak maraming makikinabang sa iyong mga naibahagi at naipaliwanag tungkol sa kahalagahan ng breastfeeding. Thank you rin po sa inyo, giliw namin mga tagapakinig sa radyo at tagapanood sa www.rmnnews.com. At lagi po kayong tumutok sa radyo mo sa Nutrisyon tuwing Sabado 12:30 hanggang 1 p.m. Pwede rin niyo po kaming maging friend sa Facebook. Hanapin lang po ninyo yung radyo mo sa Nutrisyon. I-click nyo lang po yung like at friends na tayo. Ayun mga kasama, tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubugusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. Tututukan namin kayo, iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. At sa wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan niyo lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyo pong lingkod, Asec Bernie Flores. At ako naman po, si Rod Marcelino, kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon!